June 1944, habang nagaganap ang labanan sa Normandy sa Europa, sa Pasipiko ay sinimula ng mga Amerikano ang labanan sa isla ng Saipan. Sa paghaharap na ito, ang mga Hapones ay magkakaroon ng halos 100% casualty na lumaban sa islang ito. Ang islang ito ay mahalaga, sapagkat maaari itong magamit ng mga Amerikano bilang base ng mga aircraft para sa pagsalakay sa mainland ng Japan, kaya dinepensahan ito ng buong lakas ng mga Hapon, kaya naging isa ito sa pinakamabangis na labanan sa Pasipiko. Tag-araw ng 1942, kung saan pagkatapos ng pagkatalo ng mga Hapones sa Midway ang imperyo ng Hapones ay nawala ang inisyatiba sa digmaan. At ang Estados Unidos ay nagsimula na sa kanilang offense iba sa Pasipiko. Ang mga unang lugar kung saan sila nagsimulang umatake ay ang mga isla ng Solomon Islands na matatagpuan sa hilagang silangan ng Australia. Sa simula ng 1944, kapwa ang Solomon Islands at Gilbert Islands ay napa sa kamay na ng mga Amerikano at ang kanilang pagsulong ay lubhang hindi na mapipigilan. Unti-unti sa mga unang buwan ng 1944, ang Japan ay nawawala ng mas maraming teritoryo tulad ng Marshall Islands, at ang mga Amerikano ay patuloy na sumasalakay sa mga isla na kontrolado ng Japan. Inakala ng mga Hapones na ang susunod na sasalakayin ng mga Amerikano ay ang Caroline Island, kaya ipinadala ng Hapon ang kanilang malakas na puwersa sa islang ito upang maprotektahan ito. Ngunit mas piniling atikihin ng mga Amerikano ang Mariannes Island dahil sa malalaki nitong airfield at upang maipit nila ang supply ng mga Hapon sa mga nalalabing isla sa Timog Pasipiko. Ang Saipan Island ay matatagpuan mga 1,400 kilometro sa timog ng Tokyo sa gitna mismo ng kapuluan ng Mariana Islands. Ito ang isla ng archipelago na matatagpuan sa hilaga kung saan may airfield na pwedeng magamit upang bambahin ang mainland ng mga Hapones. Kaya kung bumagsak ang Saipan, ang Tokyo at iba pang mga pangunahing lungsod ng Hapon ay malalantad sa patuloy na air raids ng mga Amerikano. Kaya upang maiwasan ang pagbagsak ng mga lungsod na ito ay kailangan nilang protektahan ang Saipan upang di makuha ng mga Amerikano. Ang mga Hapones ay may 31,000 na mga sundalo sa loob ng Saipan. Ang mga sibilyang populasyon nito ay naghukay ng lahat ng uri ng mga bunker at trenches sa buong isla sa loob ng maraming buwan. Bilang karagdagan, mayroong humigit kumulang na 44 na tangke ng Hapon ang nakadeploy dito, na kahit na mas mababa ang uri ng mga ito sa mga American Sherman ay handa itong lumaban hanggang sa wakas. Ang pangunahing commander ng Hapon na namamahala sa pagdepensa sa isla ng Saipan ay si Lieutenant General Yoshitsugu Saito. Sa panig naman ng Amerikano, ay ang 5th U.S. Amphibious Corps na may 70,000 sundalo, partikular ang 2nd at 4th Division Marine Infantry na dadaong sa Saipan. Sina Admiral Richmond Turner at General Holland Smith ang namumuno sa operasyong ito. Noong 13 ng Hunyo, ang US Navy ay nagsimula ng isang malakas na pambobomba laban sa isla at nagpaputok ng kabuuang 40,000 projectiles ng lahat ng uri, kung saan may mga 2,400 na 400mm na kalibre bilang paunang naval attack force, at sinundan pa ito makalipas ang ilang araw na ganap na winasak ang isla. Malinaw sa mga commander ng Hapon na ang susunod na hakbang na gagawin ng kanilang kaaway ay ang pagdaong sa Saipan kasama ang kanilang mga sundalo. Noong umaga ng 15 ng Hunyo, ang 300 bangka na may 8,000 sundalo ay lumapag na sa isla, matapos ang isang maliit na panlilin lang sa mga Hapones na kung saan pinapaniwala nila ang mga ito na ilalapag nila ang karamihan sa kanilang mga tropa sa northwest ng isla. Ngunit ang totoo ay sa southwest sila lumapag. Ito ang naging dahilan ng pagpapadala ng mga Hapones ng maraming unit sa hilaga at iniwan ang southwest coast na hindi gaanong protektado. Ang mga Amerikano ay madaling nakadaong at walang gaanong inkwentro mula sa mga Hapon. At nang nagsimula na silang umakyat mula sa dalampasigan ay pinaputukan sila ng lahat ng uri ng armas na meron ang mga Hapones. At sa sandaling ito ang isang mabangis na labanan ay nagsimulang magdulot ng kalituhan sa mga Amerikano na hindi na maaasahan ang suporta ng kanilang naval artillery, dahil hindi sila makapagpaputok sa mga Japanese defenders dahil napakalapit nila sa mga ito. Ang sitwasyon ay naging lubhang kritikal para sa mga Amerikano na kung saan ay muntik ng paatrasan ni Admiral Turner ang kanyang mga tropa at kanselahin na ang pag-atake at pabalikin ang mga tropa sa mga barko.
Ngunit nagpa siya silang ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga reinforcement at nagpatuloy ang labanan. Pagkatapos ng 12 oras ng matinding labanan ay humigit kumulang 20,000 tropa ng US ang nakarating sa dalampasigan ng Saipan. Napaatras ng mga Amerikano ang mga Hapon nang masira nila ang linya ng kanilang depensa, at ngayon ay na-secure na ng 2nd at 4th Marine Division ang kahabaan ng beachhead. Ito ay nagdulot ng malaking banta sa depensa ng mga Hapon sa isla, dahil ang nais ng mga Amerikano ay mabilis na sakupin ang Japanese airfield. Alam ng mga Hapon na hindi nila makakayanan at mapipigilan ang mga Amerikano, kaya noong madaling araw higit sa 2,000 mga sundalong Hapon ang naglunsad ng 2 suicide attack laban sa Amerikano sa beachhead na ito. Ang mga pag-ataking ito ay nauwi sa pagkamatay ng maraming Hapon, sapagkat ang mga Marino ay suportado ng mga Sherman tank na lumapag buong araw at ganap na inatake ang mga ito na pumatay ng humigit kumulang 700 Japanese fighters sa lugar. Bagamat nagulat ang mga sundalong Amerikano sa malapitang suicide attack na ito, ngunit ang nangyari kinabukasan ay mas malala pa. Nang tumulak ang 4th Marine Division sa loob ng isla, inipon ni General Saito ang lahat ng kanyang mga tangke at inatake ang mga Amerikano upang pabagalin ang pagsulong ng mga ito, ilang sandali bago siya nagkaroon ng tawag sa telepono galing kay Emperor Hirohito na humiling na huwag mawala sa kanya ang isla dahil ito ang magiging simula ng isang tunay na impyerno sa Japan dahil sa malalaking pambobomba na paparating. Ang Japanese armored attack na ito ay muling napaatras dahil ito ay may isang 37mm cannon lamang at wala silang magagawa laban sa American Sherman's tank. Naging komplikado ang sitwasyon para sa mga Hapones, at noong 18 ng Hunyo kailangan na nilang iwanan ang airfield na imposible ng ipagtanggol. Bukod pa rito ay nanganganib silang makubkob kung susugod ang mga Marino sa timog kaya napasa kamay na ng mga Amerikano ang airfield. Tinangka pa ng mga Hapones na bawiin ang airfield ngunit nagre-resulta lang ito ng pagkamatay ng mga sundalong Hapon. Mula ngayon ay magsisimula ang isang bagong yugto ng pakikipaglaban kung saan ang mga Amerikano ay kailangang unti-unting pumasok sa loob ng isla kung saan may mga kagubatan at bundok na mga lugar. Alam ng mataas na command ng Hapon na ang pagkawala ng Saipan ay isang malaking banta para sa mainland ng Japan kaya hindi nila kayang mawala ito. Kaya nagpadala sila ng makapangyarihang Japanese fleet para suportahan ang depensa na haantong sa tinatawag na Battle of the Philippine Sea. Na kung makakamit nila ang isang tagumpay ay maaari nilang ilayo ang American fleet palayo sa Mariana Islands at sa gayon ay ipagtatanggol nila ang buong kapuluan kung saan matatagpuan ang Saipan. Ngunit sinalubong sila ng American fleet na pinamumunuan ni Admiral Raymond Spruance at naganap ang isang naval battle noong 19 at 20 ng Hunyo at nagtapos sa isa pang malupit na pagkatalo ng mga Hapones. Sa kabuuan ay nawalan sila ng 3 aircraft carriers at 650 aircraft, nangangahulugan nito na ang mga dumdepensang mga Hapon sa Saipan ay hindi na magkakaroon ng reinforcement at ang kanilang mga sundalo ay nakalaan na para sa isang paglipol. Lubhang kritikal na ang sitwasyon ng mga Hapon na halos wala ng mga supply o bala. Sila ay binomba ng parehong naval at land artillery at ng mga aircraft ng US, na paulit-ulit na binomba ang kanilang mga depensa sa Central at Northern Saipan. Kaya noong 23 at 24 na ay ipinagpatuloy ng mga tropang US ang kanilang opens iba patungo sa hilaga ng isla. Ito ay isang hand-to-hand combat dahil ang mga Hapon ay nagtatago sa lahat ng uri ng mga kuweba at sa mga trenches kung saan ang bilang ng mga nasawi ay napakalaki. Karaniwang sinubukan ng mga Amerikano na kumuha ng mga depensibong posisyon ng Hapon. Habang ang mga sundalong Hapones ay nagpapatuloy sa paglulunsad ng kanilang mga kontra-atake. Ang prosesong ito ay paulit-ulit hanggang sa maubusan ng bala o pagkain ng mga sundalo para magpatuloy sa pakikipaglaban. Dahil sa humihinang puwersa ng mga Hapones, noong unang bahagi ng Hulyo, pinabilis ng mga Amerikano ang kanilang pagsulong at alam ni Teniente General Saito na malapit na ang kanyang wakas, noong 7 ng Hulyo, dahil sa desperasyon ay nag-utos siya ng isang huling dakilang pag-atake o mas tinatawag na banzai attack laban sa Amerikano, upang ang karangalan ng kanyang mga sundalo ay manatiling buo sa kabila ng pagkatalo. Ang resulta ng madugong labanang ito na nagtapos sa isang bagong pagkatalo ng mga Hapon ay higit sa 4,000 Hapones ang namatay at may halos 1,000 casualty para sa panig ng Amerika.
Ito ang pinakamadugong bonsai attack sa buong ikalawang digmaang pandaigdig, at habang ito ay nagaganap, si Teniente General Saito ay nagpakamatay kasama ang kanyang mga nakatataas na opisyal. Kontrolado na ng mga Amerikano ang 70% ng isla at naiwan na lamang ang hilagang bahagi ng Saipan, kung saan nakakonsentra ang Japanese Urban Center. Ang imaheng natagpuan ng mga tropang US ay kikilakilabot, dahil may 7,000 sibilyang Hapones ang nagpatiwakal at nagbuwis ng kanilang buhay. Marami sa kanila ay tumalon sa bangin papunta sa kanilang kamatayan. Ito ang isa sa mga pinakamadugong labanan sa Pasipiko na nagtapos na may 30,000 casualty para sa panig ng Hapon sa pagitan ng militar at mga sibilyan, at 16,500 ang nasawi sa mga Amerikano. Kaya isa ito sa mga unang babala na natanggap ng mga commander ng US tungkol sa kung ano ang darating sa hinaharap. Magaganap ang mga labanan ng Iwo Jima at Okinawa na mas malala pa ang kahihinatnan, dahil sa pagkatalong ito ng Japan ay pinatalsik ang punong ministro nito na si Hideki Tojo. Dahil sa pagbagsak ng Saipan, nagawang ilapit ng mga Amerikano ang kanilang puwersa sa bansang Japan, kayang-kaya na nila ngayong bambahin ang mismong mainland ng Japan gamit ang kanilang mga B-29 aircraft. Ang Saipan din ang naging staging point ng Allied Forces para sa pagbawi sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating munting channel, pwede mo rin pindutin ang mga suggested videos natin para sa isa na namang makasaysayang kwentuhan. Maraming salamat!